guys! Welcome back sa aking channel. In today's video, hindi ko pa alam kung anong itatawag ko. Pero gagamitin ko ulit yung Colourpop I Think I Love You palette ko. Tapos magma-makeup ako habang nasa camera. So kung interested kayo, just keep on watching. You look different to me. So, ang first step natin guys, magpa-foundation tayo. Wala naman bago. Simple look lang yung gagawin ko today guys. Yung saktong panggala lang, ganun. Pang-malling, ganun. Medyo matagal-tagal din akong di nakapag-film actually. Kasi masyadong malakas yung ulan dito, guys. Tinry kong mag-film. Tapos, hindi masyadong madinig yung voice ko kasi wala naman akong mic. By the way, guys, laptop lang yung ginagamit ko pang film. Kaya, minsan, or mostly, pangit yung camera. For 4 years, guys, itong foundation na to yung pinaka-paborito ko. Wala pa rin talaga nakakatalo sa kanya. Tapos next yung Revlon. Pag nagkapera ako, bibili ako yung Maybelline. Yung bago niya. Yung mga Maybelline kasi na fit me nila, hindi kasi nag-work sa akin eh. Oily skin kasi ako. Mabilis akong mag-oil up kapag sila yung gamit ko. Kaya pinamigay ko. So ayun guys, na-blend na yung ating foundation. Napakabilis talagang i-blend ng L'Oreal na yun. Next, magka-concealer na tayo. So, pagkalagay ng ating concealer, pabayaan muna natin siyang matuyo ng konti para maging full coverage siya. So, gusto ko man i-stay ng much longer yung concealer sa ating under eye bago natin i-blend. Medyo nabuboard na ako kasi nakapagkilay na pala tayo. As usual, hindi masyado maganda yung pagkakilay ko. Pero let's blend na this concealer, guys. Kung mapapansin nyo, guys, inuna ko na yung base bago yung ating eyeshadow. Kasi hindi naman maraming fallout yung palette ng Colourpop. Kaya pwede siyang ihuli, actually. Ang laki ng eye bag ko guys, ang hirap pakpan ng concealer. Napuyat kasi ako sa pinapanood ko. Na-addict kasi ako dun sa ano, dun sa Insatiable ng Netflix. Try nyo yun guys, sobrang ganda ng palawas na yun. For sure may enjoy nyo. Especially kung babae kayo. So I think wala na tayong magagawa sa aking eye bag. Isiset ko na siya ng powder. To set our concealer guys, gagamitin ko yung Wet n Wild ko. Yung banana powder niya. So, ayan guys, naset na yung ating under eye. Next is, magbablush on naman tayo gamit ang Curline Fresh Tomato. Kung mapapansin nyo guys, hindi ko na sinet ng powder yung mukha ko kasi maulan naman today eh. Kaya pwede na siguro to. Gagamit naman tayo ng mga powder para sa contour, sa blush on. Kung mapapansin nyo guys, hanggang nose nag-blush on tayo. Para na din lustre yung effect ng ating blush on. So next, magko-contour naman tayo gamit yung Wet n Wild ulit. As you can see guys, na-heat pan ko na to. So next guys, iko-contour naman natin yung ating nose gamit ang aking Maybelline Passion Brow. As you can see guys, medyo maganda na yung lightening ko ngayon kasi medyo may araw na sa labas. So medyo maliwanag na. Gagamitin ko lang yung pinaka-lightest shade nito. Tapos yung pangalawa, yung pinaka-dark, pagsasamahin ko.
Tapos kukuha tayo nung banana powder nung Wet n Wild. Ilalagay lang natin dito sa gitna. So, ayan guys. Tapos na tayong mag-contour. Next is highlighter. Elf. Hands lang ginagamit ko guys. So, ayan guys. Tapos na tayo sa ating makeup sa mukha. Magpo-proceed na tayo sa ating eyeshadow. Simple lang yung gagawin ko today. So, isiset lang natin yung buo nating eyelid gamit to. Ang pinaka-downside ng palette na to guys, wala siyang mirror. So, next, ito. Tignan nyo na lang yung ginagawa ko guys, no? Kasi hindi ko masyadong alam paano explain yung mga ginagawa ko pa. Tapos guys, yung darkest dito sa baba. Then kukunin ko lang yung blending brush ko guys. Kaya ano ko lang yung edges dito. Then, pupunta na tayo sa metallic, guys. Ang gagamitin ko naman ito. Yung metallic niya dito sa dulo. Yung pinaka-darkest niya, actually. Pero metallic yan. Yan siya, guys. Lalagay lang natin sa dito sa dito na. Then, next, guys, pupunta tayo dito sa pinaka-lightest naman. Then, pupunta na ulit tayo dito sa pinaka-lightest. Para dito sa third dot. Tapos guys, mag-eyeliner tayo. Then, babalik tayo dun sa ating transition color. Para sa ating ilalim. Tapos, pupunta tayo dun sa pinaka-darkest. Now, we're done na sa ating eyeshadow, guys. Maglalagay na ako ng eyeliner or wing liner. Pero, off-cam ko na lang gagawin, guys. Since nahihirapan ako pag nandito ako sa camera. So, ayan, guys. Nakapag-wing liner na ako. Next is, pupunta na tayo sa mascara. To finalize this look guys, magli-lipstick na tayo gamit ang aking Karajum Puka Edition. Ito yung number 1. And we're done! Kung mapapansin nyo guys, hindi pa masyadong perfect yung pagka-lipstick ko. Hindi ko pa nakakabisado yung paggamit ng Karajum na lip tint na to. Kasi hindi siya pantay-pantay kapag ina-apply ko. Medyo patchy siya. So, I think kailangan ko munang pag-practicean yung paggamit sa kanya. So, sana guys, na-enjoy nyo tong video na to. And kung na-enjoy nyo, please subscribe. I'll see you guys on my next video. Bye!